Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, marami ang nagsasabi na money is the root of all evil. At your best friend is your best enemy. Naniniwala ka bang totoo ang mga kasabihan na ito? Hindi mo nga daw makikilala ang totoong pagkatao ng isang tao kapag may pera nang involved. Paano kung ang mismong best friend mo pa na akala mo ay kilala mo na ang magtataksil sa'yo? Iyan ang naging kapalaran ng isang babae sa ating kwento ngayon. December 3, 2016, bandang alas 2 ng madaling araw, isang tawag ang natanggap ng dispatcher ng 911 na may abandonadong kotse sa gitna ng isang tulay sa New Jersey sa Amerika. Agad naman itong pinuntahan ng mga pulis. Nagtaka sila na hindi nakalak ang mga pinto at nakalagay pa ang mga susi. Walang problema ang kotse, maayos naman ito at mukha naman ding hindi nabangga. Kaya naman malaking katanungan para sa mga pulis kung bakit iniwan ito ng driver at nasaan nga ba ang driver ng kotse. Nang i-check nila kung kanino nakarehistro ang kotse, nalaman ng mga pulis na ito ay pagmamay-ari ng 96 years old na babae na si Lillian Stern. Agad na tinawagan ng mga pulis si Lillian at tinanong ang tungkol sa kotse. Sinabi naman ng matanda na ang gumamit ng kotse iyon ay ang kanyang apo na si Sarah Lee Stern. Si Sarah ay 19 years old. Siya ay ipinanganak ng March 24, 1997 sa maliit na komunidad ng New Jersey. Siya din ay graduate sa Neptune High School. Hilig ni Sarah ang manood ng mga YouTube videos at nagpupunta siya sa malalayong lugar para lang makilala ang mga content creator ng paborito niyang channel. Ang tatay ni Sarah na si Michael ay isang facility inspector na madalas umiikot sa iba't ibang lugar, habang ang kanyang ina naman na si Carla ay may negosyong bookstore. Taong 2013, namatay ang nanay ni Sarah dahil sa sakit na cancer. Matapos mamatay ng kanyang nanay, ay mas lalo silang naging close ng kanyang ama. Nang nawala din ang nanay ni Sarah, nag-iwang ito sa kanya ng mana na $100,000 o 5 million pesos. Varsity din si Sarah sa kanyang eskwelahan sa larong softball at sports na swimming. Isang artist din si Sarah na magaling gumuhit at magpinta. Maraming naging kaibigan si Sarah dahil sa kanyang pagiging mabait at masayahin. Dalawa nga sa mga iyon ay naging best friend pa mismo ni Sarah. Ang mga best friend ni Sarah ay si Leah Macatanesi, 19 years old, at si Preston Taylor o Patrick, 19 years old din. Nagkakilala sina Sarah at Liam nang nasa elementary pa lamang sila at agad silang naging malapit na magkaibigan. Pareho kasi silang mahilig sa movies, comic books at video games. Si Patrick at Sarah naman ay nagkakilala nang sila ay nasa high school. Naging prom date pa nga ni Sarah si Patrick noon. Samantala, sina Liam at Patrick ay nagkakilala nang sila ay nasa high school at nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan hanggang sila ay makagraduate. Tumira sina Liam at Patrick sa iisang apartment. Maituturing na sobrang close ni na Sarah, Patrick at Liam. Tinatawag sila ng iba nilang mga kaklase na the squad at madalas silang magbonding. Matapos ang high school, itinuloy ni Sarah ang passion niya sa art. Siya ay nag-enroll sa Brookdale Community College at kumuha ng kursong Art and Video Production. Pangarap kasi noon ni Sarah na magtrabaho sa Canada bilang isang professional artist. Nang makita ng mga pulis ang abandonadong kotse ni Sarah, tinanong nila ang lola ni Sarah kung nasaan ang kanyang apo. Sumagot naman ang matanda na ilang oras na siyang nag-aalala sa apo dahil hindi sumasagot si Sarah sa mga text at kanyang tawag. Nalaman ng mga pulis na ang huling kausap ni Sarah ay ang best friend niyang si Liam. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Liam para siya ay tanungin. Ayon kay Liam, December 2, 2016 ng tanghali, magkasama sila ni Sarah sa bahay nito.
Sinamahan daw niya si Sarah na mag-withdraw ng pera at matapos nito ay bumalik sila sa bahay ni Sarah at iginugol nila ang mga oras sa panonood ng mga movies. Dagdag pa ni Liam, silang dalawa lang daw noon sa bahay. At bandang 4:30 ng hapon, umalis na siya sa bahay ni Sarah dahil kailangan na niyang pumasok sa trabaho. Isiniwalat din ni Liam sa mga pulis na hindi maganda ang relasyon ni Sarah sa kanyang tatay. Nang mga nakaraang buwan daw, sinabi ni Sarah kay Liam na may pag-aaway sa pagitan niya at ng kanyang tatay. Balak umano ni Sarah na umalis na sa bahay at manirahan sa Canada. Napansin din daw ni Liam na parang laging balisa at tila sobrang lungkot ni Sarah. Tinawagan naman ng mga pulis ang taray ni Sarah na si Michael. Nang mga oras na iyon, nasa malayong lugar siya dahil sa trabaho. Sinubukan ni Michael na tawagan at i-text ang kanyang anak pero ni isang reply ay wala siyang natanggap. Sinabi din ni Michael sa mga pulis na bago sila tumawag, kinontak na din siya ng kanyang nanay dahil hindi nagre-reply sa kanya si Sarah. Hindi naman inisip ni Michael na tinapos ni Sarah ang kanyang buhay dahil nang huli nilang pag-uusap ay maayos naman daw ang kanyang anak at walang senyales na ito ay may depression. Lumipas ang mga araw, hindi pa din natuntun kung nasaan si Sarah. Kaya't nagsagawa ang mga pulis ng hakbang para siya ay mahanap. Maging ang komunidad ng Neptune City ay nagsimula na ring hanapin si Sarah. Nang mga panahon na ito, umuwi na si Michael at pinangunahan ang search party para sa kanyang anak. Marami ang nagboluntaryo na tumulong para hanapin si Sarah. Subalit lumipas ang mga araw at buwan, walang nakuhang magandang resulta sina Michael maging ang mga pulis. Binalikan ng mga pulis si Liam at muli siyang tinanong. Tulad ng una niyang sinabi, nanindigan si Liam na may pagtatalo si Sarah at ang kanyang tatay. Posible daw na umalis na si Sarah papuntang Canada. Dagdag pa ni Liam, sa mga nagdaan na buwan, may pagkakataon daw na nagpapakita si Sarah ng mga sinyales na gusto niyang saktan ang kanyang sarili. Kinausap naman uli ng mga pulis si Michael at sinabi sa kanya ang mga sinabi ni Liam. Ayon kay Michael, minsan talaga may hindi sila pagkakaunawaan ng kanyang anak ngunit agad daw naman nila itong naayos. Mahal na mahal daw ni Michael si Sarah at mabuti ang relasyon nilang mag-ama. Taliwas ito sa inilahad ni Liam sa mga pulis. Kaya agad na nagtaka ang mga pulis dahil magkaiba ang mga statement ni Michael at Liam. Gusto pa sanang kausapin ng mga pulis si Liam subalit pinigilan na siya ng kanyang mga magulang at sinabing sasangguni muna sila sa isang abogado. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nalaman nilang may roommate pala si Liam at close din ito kay Sarah. Walang iba kundi si Patrick. Inimbitahan ng mga pulis si Patrick para siya ay hinga ng pahayag tungkol sa pagkawala ni Sarah. Nagulat ang mga pulis nang sabihin ni Patrick na sa tingin niya ay tumalon si Sarah mula sa tulay kung saan nakita ang kotse nito. Tinanong naman ang mga pulis si Patrick kung bakit niya sinabi iyon. Ayon kay Patrick, yun lang ang naisip niyang nangyari kay Sarah dahil sa mga naririnig niya na may pag-aaway si Sarah at ang kanyang ama. Bukod sa dalawang lalaki, kinuhanan din ng pahayag ng mga pulis ang iba pang mga kaibigan ni Sarah. Lahat sila ay nagsabi na hindi magagawa ni Sarah ang mga bintang ni Liam at Patrick. Positibo umano ang pananaw ni Sarah sa buhay at hindi kailanman sasagi sa isip nito ang ganung mga bagay. Lumipas ang maraming buwan pero hindi pa din nila nahanap si Sarah. Tila nasa dead end na ang kanyang kaso at unti-unti nang nawala ng pag-asa sina Michael at ang mga pulis. Subalit, lahat ng pangamba na ito ay naibsan nang muling magkaroon ng lead ang mga pulis. Lumapit kasi sa kanila ang isang lalaki na nagngangalang Anthony Curry na isang filmmaker. Si Anthony ay dating kaklase ni na Liam at Sarah. Ayon kay Anthony, nang November 2016, bago mawala si Sarah, nagkausap sila ni Liam at isang plano ang sinabi nito sa kanya.
Sa pagkwento ni Liam kay Anthony, may natuklasan daw na pera si Sarah sa loob ng kanyang bahay. Nang malaman ito ni Liam, nagka-interes siya sa pera dahil ang alam niya, may iniwan na pera ang nanay ni Sarah sa kanya. At para makuha ang pera, plinano ni Liam na patayin si Sarah. Pagkatapos, itatapon umano ni Liam ang labi ng babae sa ilog at iiwan ang kotse ni Sarah sa tulay. Pagmumukain ni Liam na tinapos ni Sarah ang kanyang buhay. At para siya ay makatakas, hihingi umano ng tulong si Liam sa isa pang best friend ni Sarah na si Patrick. Dagdag pa ni Anthony, 6 na buwan daw itong pinagpaplanuhan ni Liam. Nung una, akala daw ni Anthony ay binibigyan lang siya ng idea ni Liam para sa magiging susunod niyang kwento. At nang makita niya sa balita na nawawala si Sarah, dun na napagtanto ni Anthony na ang sinasabi ni Liam sa kanya ay talagang plinano at ginawa. Nang pumutok ang balita ng pagkawala ni Sarah, agad siyang tinawagan ni Liam at tinanong siya kung may sinabi siya sa mga pulis. At dahil doon, agad na lumapit si Anthony sa mga pulis matapos siyang kutuban ng masama. Hiningi ng mga pulis ang tulong ni Anthony para siya ay makakuha ng confession mula kay Liam. At ma-record nila na si Liam mismo ang umamin sa kanyang ginawa. Pumayag naman si Anthony kaya nilagyan ng mga pulis ang bintana ng kotse ni Anthony ng isang hidden camera at sinimulan ang kanilang plano. Agad namang tinawagan ni Anthony si Liam at tinanong kung pwede silang magkita. Sumang-ayon naman si Liam kahit alam niyang may hinala na sa kanya ang mga pulis. Bago pumasok si Liam sa kotse ni Anthony, kinapkapan ni Liam si Anthony para i-check kung may recording na nakakabit sa kanya. Pumayag naman si Anthony na magpakapkap kasi alam niyang nasa kotse ang hidden camera. Ang confession ni Liam ay nakuna ng video at doon niya inamin ang lahat na nangyari ng January 31, 2017. Ayon kay Liam, nagpunta siya at si Sarah sa bangko para mag-withdraw. Bago pa man makapasok ng bahay noon si Sarah, inatake na daw si Liam ang kanyang best friend at sinakal ito. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ng binawian ng buhay si Sarah. Sinakto o tiniming ni Liam ang mga pangyayari sa oras na siya ay papasok sa trabaho para meron siyang magiging alibay. Matapos kasi ang krimen, agad na umalis si Liam at pumasok sa trabaho na parang walang nangyari. Pagkatapos ng shift ni Liam sa trabaho, bumalik siya sa bahay ni Sarah kasama na si Patrick para itapon ang labi ni Sarah. Inopera ni Liam si Patrick ng 30% ng makukuha niyang pera para sa kanyang partisipasyon sa krimen. Umasa si Liam na $100,000 o 5 million pesos ang makukuha niya sa vault ni Sarah. Subalit siya ay nabigo. Akala niya, ang perang namana ni Sarah ay nakatago sa isang vault. Nakuha lang kasi ni Liam sa vault ay $10,000 o 558,000 pesos na tila luma na at medyo sira na ang pera na hindi lahat mapapakinabangan. Tinanong naman ni Anthony si Liam kung nagsisisi ba siya sa kanyang ginawa at sumagot ito ng hindi. At dahil sa confession na ito, February 1, 2017, agad na inaresto ng mga pulis si Liam para sa pagpatay nito kay Sarah. Siya ay kinasuha ng first degree murder, conspiracy at desecrating human remains. Nang araw din na iyon ay inaresto si Patrick. Siya naman ay kinasuha ng hindering apprehension, robbery at desecrating human remains. Pansamantala silang ikinulong habang silang dalawa ay naghihintay ng trial. Sa trial ni Patrick noong April 2017, umamin siya ng guilty sa mga kaso na isinampa sa kanya at pumayag na mag-testify laban sa kaibigang si William. Ayon kay Patrick, sinabi ni Liam sa kanya na maraming pera si Sarah at pag nagawa nila ang krimen, lahat ng perang ito ay kanilang makukuha. Umamin si Patrick na tinulungan niya si Liam sa pagtatapon ng labi ni Sarah sa ilog.
Sinabi din ni Patrick na kahit kailan ay hindi naman niya nakuha ang perang ipinangako sa kanya ni Liam. Sa naging trial naman ni Liam, siya ay nag-plead ng not guilty sa pagpatay kay Sarah. Ayon sa kanyang mga abogado, ang video na nakuha na nagko-confess si Liam ay parte ng isang audition sa gagawing movie ni Anthony. Subalit, hindi naman naniwala ang mga judge sa palusot ni Liam at napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Sarah at sa pagnanakaw ng pera nito. June 2019, hinatulan ng korte si Liam ng habang buhay na pagkakulong nang walang posibilidad ng parol. Si Patrick naman ay hinatulan ng 18 years na pagkakulong para sa kanyang partisipasyon sa kaso. Masaya naman si Michael na matapos ang ilang taon ay nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na mahal niya. Sobra din ang panghihinayang ni Michael na hindi niya na makikitang maging magaling na artist si Sarah. Hindi makapaniwala ang lahat na nakakilala kay Sarah na ang mismong mga best friend pa niya ang gagawa ng masama sa kanya. Ang nakakalungkot pa, magpahanggang ngayon ay hindi pa din natatagpuan ang labi ni Sarah. Isa din sa nakakalungkot sa kwentong ito ay ang buhay ni Michael. Namatayan na siya ng asawa, nawalan pa ng kaisa-isang anak. Ikaw, meron ka bang best friend na niloko ka, ninakawan ka o kaya pinagtaksilan? Sa tingin nyo, sa tagal ni Sarah nakakilala na sina Patrick at Liam, posible kaya na hindi talaga mapapansin ng isang tao na may masamang plano pala ang iyong best friend sa iyo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!